Kapapasok lamang pong balita, pinangalanan na ng PNP ang mayor na mastermind umano sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, kasalukuyan pa nga nagpapatuloy yung press conference dito sa Camp Caramino sa pangunguna nga ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde. At ganyan nga ang kanyang sinabi, lumalabas na yung plano para i-assassinate daw itong si Representative Rodel Batocabe ay naplano na sometime in August 2018 pa. Ito ay matapos mag-anunsyo sa publiko si Representative Batocabe ng kanyang mayoral bid sa Daraga. Ito ay kinoroborate ng mga sumukong mga suspects sa ngayon ay persons of interest na sina Emmanuel Bonita Chudavar na involved daw siya sa planning mismo at pero allegedly ay nag-back out ito nung malapit na yung actual na assassination. Itong si Chudavar earlier he came forward at nagbigay siya ng kanyang nalalaman sa police tungkol nga dito sa pagpatay kay Congressman Batocabe. Pagkatapos nitong si Chudavar ay itong isa pang suspect at ngayon ay lumalabas na witness din. Itong ang pangalan niya ay si Christopher Cabrera Naval alias Tuping ay kinoroborate niya itong sinabi nitong si Chudavar. Lumalabas na inoferan daw sila ng 5 million pesos for the hit job on Batocabe. Sila yung bumuo ng grupo para i-assassinate nga itong si Congressman Batocabe. Nung September 2018, binayaran muna sila ng initial amount na 250,000. So merong 7 persons of interest ngayon ay sasampahan ng double murder and frustrated, 6 counts of frustrated murder laban nga dito sa kay Mayor at yung mga iba pang mga suspects na lumalabas eh matagal na palang nasa payroll nitong si Mayor itong sa Mayor ano tapos lumalabas din na under fictitious name yung kanilang mga pangalan dun sa payroll ni Mayor pero lumalabas na talagang private armed group siya not necessarily exclusive to the Mayor alone pero ito ay kasalukuyang pang inimbestigahan. So kabilang Connie dun sa kabilang daw dun sa may participation allegedly dun sa murder ang pangalan ay sina Henry Yuson, a former NPA rebel was tapos ito yung sinasabing main gunman who shot Batocabe with a caliber 40 pistol. Pangalawa si Rolando Arimado, former NPA rebel din who served as a lookout and backup gunman. Tapos pangatlo si Emmanuel Rosello, former CAFCO member. Siya yung nag-drive ng getaway motor vehicle, o motorcycle, I mean. Tapos si Jaywin Babor, alias he also an ex-army man, na designate as a driver of the getaway motorcycle. Tapos ito nga dalawa na nauna na nga sumuko. From all indications, as revealed by the suspects and witnesses, Connie, this group, ito talaga yung grupo na pumatay kay Batocabe at kay Diaz, SCO2 Orlando Diaz, yung kanyang aide. They are gun for hire syndicate and cases again of double murder and multiple frustrated homicide ay ipinayon na sa Albay against the mastermind Mayor Baldo and other suspects. So sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung kanilang manhunt operations although sinabi na rin na kailangan nilang hintayin, sinabi ni PNP Chief, kailangan nilang hintayin yung magiging utos ng korte kasi hindi na pwedeng warrantless arrest yung pag-aresto dito kay Mayor Baldo. And nirekomenda na ng PNP yung removal of his deputation over the local police of Daraga Albay. And at the same time, ay inirequest na rin nila sa Department of Justice para yung hindi makalabas ng bansa. Magkaroon ng lookout, magkaroon ng lookout order itong kay Mayor Baldo. So Connie, patuloy yung isasagwang press conference dito. So magdadagdag na lang tayo kung sakasakaling meron pang mga additional details dito na ibibigay sa atin.
Yes, Maris, baka lang meron na rin nabanggit, ano, bukod doon sa mga testimonya na mga nabanggit mo nga na nagsalita ano, sa pulisya, ukol dito sa sinasabing mastermind na si Mayor Baldo, meron pa ba silang iba pang evidence that can prove na talagang siya nga ang nag-utos? Bukod doon sa kanilang testimony? Itong mismong testimony na ito, very consistent daw ang mga testimonies na lumalabas na nag-corroborate yung mga sinabing bilang nung nung dalawang suspect na sumuko, kundi pati dun sa investigation na isinasagawa. Funny, initially, if you remember, dalawa yung motives na tinitingnan, dalawa yung angulo. May NPA at meron ding yun nga, yung political motive. Pero lumalabas na parang combined, kaya siguro lumabas yung marahil yung angulo ng NPA dahil mga former NPA rebels itong kabilang din. So, hindi dinidiscount completely nung police, although sabi niya, parang sabi ni PNP chief, mukhang combined nga. Pero dito sa breakthrough na ito, talagang lumalabas na talagang ang initialist political motivation. Dagdag ko lang, kasi nandito rin si Attorney Justin Batocabe, yung anak mismo ni Congressman Rodel Batocabe. At sila yung natutuwa dito nga sa naging breakthrough sa investigation ng mga pulis. At bagamat masyado pang maaga sa ngayon para pag-usapan to dahil nagluluksa pa rin yung pamilya, sinabi na nila na definitely one of the Batocabes will take on the candidacy of yung father nga nito, si Attorney Justin, most likely the mother. Pero sa ngayon, pinag-uusapan pa raw yan. Because according to the rule, it's only a Batocabe who can take on itong, o pwedeng pumalit o mag-substitute dahil nga sa nangyaring pagpaslang kay Congressman Rodel Batocabe. Funny. Maraming salamat, Maris Umali.